Lalaki, ginamit na pang blackmail ang mga video ng mga biktima na panakaw niyang kinunan sa CR. Isang babae naman ang ginamit ang mga masaselang video ng dating nobyo at dating karelasyon nito para lang makasingil ng utang sa ex-boyfriend. Bistado naman ang modus na isang lalaki na nag-aalok ng trabaho pero nanakawan at hahalagin pala ang biktimang babae. Ako si Zian Ambrosio. At ako naman si Jeff Caparaz. Sa programang ito, tutulungan namin kayong malaman at maiwasan ang mga modus. Dahil lang nangyari sa kanila ay pwedeng mangyari sa inyo. Ito ang Bistado Mo! Timbog ang isang lalaki sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Camarines Sur matapos gamiting panakot ang nakuha niyang video ng biktima sa CR ng kanilang opisina. Pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang apartel sa Iriga City, Camarines Sur at agad na pinadapa at pinusasan ang lalaking ito. Ito'y matapos niyang takutin ang biktima na dati niyang kaopisina na ipakakalat ang hawak niyang video at mga larawan habang nasa CR ito. Lumitaw sa imbestigasyon na naglagay ng hidden camera ang suspect sa CR ng mga babae sa kanilang opisina. Nag-ugat ang operasyon matapos magsumbong sa pulisya ang biktima sa pangba-blackmail ng suspect na buburahin ang mga hawak na video at larawan nito kapalit ng kanyang pakikipagtalik. Nangyari ito noong 2022 and nung naalis na siya doon, nasibak na siya sa trabaho dahil nag-awol siya. Nitong September 2024 lang ay nag-send siya doon sa Telegram nung victim na nagsasabing meron siyang nude photos and video ng victim. And ang nangyari po dito ay hinaras niya na yung babae, pinipilit niya na makipagkita sa isang motel para makipagtalik. Kaya nasagawa natin yung entrapment operation. Nakakulong ng suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Grave Coercion, Safe Spaces Act at Anti-Photo and Video Voyeurism Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Sa datos ng PNP-ACG mula Enero hanggang Setyembre, tumaas sa 271 ang mga kaso na may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 o ang pagpapakalat ng mga pribadong larawan at video na walang pahintulot. Mas mataas sa naitalang 225 cases noong 2023. Kadalasan po ang rason ay una, meron pong magkasintahan na nagkahiwalay na and yung isa po hindi maka-move on and gusto pang makipagbalikan kaya ginagamit yung mga explicit materials na ito para makipagbalikan o makipagtalik sa kanila yung former partner nila. Nanawagan ng pulisya sa mga gustong mag-report na maaaring tumawag sa mga hotline number ng PNP Anti-Cybercrime Group o di kaya naman ay makipag-ugnayan sa kanilang mga social media account. Isang babae naman ang arestado ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Tagbilaran City, Bohol matapos ipakalat ang masaselang video at larawan ng kanyang dating nobyo at ng dati nitong kasintahan para lang masingil ang ex nito sa perang inutang nito sa kanya. Wala nang nagawa ang 24 anyos na si Alias Marie nang arestuhin sa entrapment operation ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Tagbilaran City, Bohol. Ito'y matapos niyang ipakalat ang masiselang video at larawan ng kanyang dating nobyo at ng dating kasintahan nito. Lumitaw sa imbestigasyon na dahil sa utang na 15,000 pesos ng dating nobyo sa suspect, nagreklamo ang babaeng biktima dahil pati sa bagong nobyo niya ay pinadala ng suspect ang masiselang video nila ng kanyang ex. Pinipilit pa umano ng suspect na ang biktima ang kumontak sa kanilang ex-boyfriend para masingil niya sa utang. Ang ginawa po ng suspect ay sinend niya ito, ang mga explicit materials na ito sa bagong boyfriend ng victim. Kaya agad silang nagsumbong sa RACU 8 or sa Tagbilaran, Bohol para ma-actionan agad ng ACG. Blackmail niya.